Kasi napakasilan ito mga Choy. Kunting pagkakamali lang natin ito ng paghigpit is maaari na siyang mag-leak. So, ganito kalaki yung butas. Ayan. Tapos, itong CNC na pinalit ko is maliit na yung butas. Yo, what's up mga Choy? Magandang araw po sa lahat. Welcome back again sa ating channel. So, ayun. For today's content mga Choy, magkakabit tayo ngayon ng bagong pizza ni King Bob. Ito yung bypass sauce mga Choy. Then, sweets pa rin yung brand ito. Katulad ng quick release natin na Brick Hoss. Pero hindi ito yung quick release na bypass sauce mga Choy. Ito yung unang labas nila na ano, na bypass. So, ito. Kulay pula din mga Choy para ternong-terno na yung pizza natin. I mean, yung kulay ng ano natin ng mga pizza. Kahit pa paano, hindi siya chop suey tingnan. Magkaisa lang yung kulay. Actually, merong bagong labas yung sweets na ganito mga Choy. Bypass sauce pero quick release na siya. Katulad nitong ano natin, itong Brick Hoss natin. Ito. So, meron siyang quick release. Pero medyo pricey yun mga Choy. Hindi ko na yun afford. Nasa 3K yata yun, di ako sure. Ito mga Choy, nabili ko pala to sa halagang 1,900 pesos kasama yung shipping fee. So, 1,900, medyo pricey pa rin kahit papaano. Pero worth it naman siguro mga Choy kasi orig naman to na sweets. Ayan. So, original naman siya na sweets kaya goods lang kahit papaano. Mahal naman talaga mga Choy basta orig. Wala namang orig na mura. So ayun mga Choy, bago natin ito ikabit, supportahan nyo naman na aking YouTube channel mga Choy sa pamamagitan ng pag-subscribe para yun, para dumami tayo. So yun na nga mga Choy, kapag brand new natin ito nabili, maluwag pa ito lahat mga Choy, kailangan pa natin ito higpitan ng maayos para hindi siya nag-leak, para hindi siya nagtagas. Ito maluwag pa ito sa akin mga Choy. Ayan. Brand new ko rin ito nabili mga Choy pero meron ng gasgas, patulad nito. Actually kinabit ko na ito kahapon, kaso nga lang is nagluko yung camera natin. Kaya ayun, nakrap yung video natin mga Choy. So, kailangan ko talagang ulitin yung ano natin, yung pagkabit natin. And then, hinigpitan ko na rin to lahat kahapon mga Choy. So, niluwagan ko na lang para mapakita ko talaga na maayos sa inyo kung paano siya higpitan para hindi siya tumagas, para hindi siya mag-leak. Kasi napakasilan ito mga Choy. Kunting pagkakamali lang natin ito ng paghigpit is maaari na siyang mag-leak. Ito lang yung kailangan natin mga Choy. Adjustable, dalawa. Then, ilagyan ko na rin ng electrical tip dito para hindi magasgas yung fittings ng ano natin, bypass hose. Bale, ganito lang yung pagka-setup mga Choy. Pagtapat din natin yan sila dalawa. And then, ikutin natin itong kulay itim. Ayan. Hanggang ano siya, hanggang humigpit. So, kapag medyo mahigpit na, tulad nito, gagamitin na natin yung ano, adjustable. Higpitan lang natin, tamang higpit lang. Ayan. So, goods na siguro to. Tamang higpit na sila mga Choy. Ayan. So, next na higpitan natin, ito namang kulay pula. Ayan, mahigpit na yun mga Choy. Ito naman mamaya na to kapag ikakabit na natin. Then, ito naman sa baba mga Choy. Para hindi tayo mahirapan sa pag-set up dun sa makina mamaya. Mamaya na natin to higpitan. Mamaya na kapag naikabit na natin to sila. So, bali ang higpitan lang natin is ito. So, ayan mga Choy. Ito is mahigpit na. Then, ito mahigpit na rin. So, ang hindi natin hinigpitan is ito. Tsaka ito. Good sa ito mga Choy, pwede natin ito ikabit. So, tanggalin natin itong bungee bolt. Ito naman.
Ito yung stock na bungee bolt, mga Joy. So, ganito kalaki yung butas. Ayan. Tapos, itong CNC na pinalit ko is maliit na yung butas. So, itong mga ganitong bungee bolt, mga Joy, is hindi ito maganda pang, ano, pang waswasan. So, mas maganda itong stock. Ito talaga is pang ano lang ito, pang purma, pang show. So, ikabit na natin ito, mga Joy. Itong bungee bolt muna. Meron tong isang washer dito. Ayan. Tertinimim tong bungee bolt ito, mga Joy. Ayan. Gusto na yan. Hindi talaga may iwasan magasgas, mga Joy. Hindi kasi kasya dito yung ano, yung adjustable natin. Pati ano, sakit, hindi rin pwede sakit dito. Kasi natatama siya dito sa chassis. Nagkamali kasi ako kahapon, mga Joy, kaya nagasgasan tuloy. And then, pwede na natin ito ikabit. So, sa paghigpit naman nito ngayon, mga Joy, itong kulay itim lang yung ikuti natin. Itong higpit lang, mga Joy, huwag niyo masyadong higpitan, baka masira yung ano, yung mga thread. Itong sa baba naman, mga Joy, dalawang washer yung ilagay ko dito. Medyo bitin kasi itong ano natin, mga Joy, lahat naman siguro, medyo bitin itong bypass hose. So kung napapansin nyo, goods na to dito, nakasiting na, pero dito sa baba is medyo bitin, ayan. Medyo kulang siya sa ano eh, kulang siya sa hose, bitin ng konti. Pero kung i-force natin, mga Joy, is kasya naman siya. Pero yun nga, napipressure yung ano natin dito. Ito, napipressure siya. Pati ito. So, para hindi ganong bitin, hindi ganong napipressure, dalawa yung ilagay natin na washer dito para aangat siya ng konti. Meron din tong washer isa. Ayan. Yun nga pala, mga Joy, meron pala akong kinunan dito. Muntik na makalimutan. Ito, mga Joy, itong kulay puti, bagong tabas. Bali, nakaangat kasi ito ng konti, mga Joy, kaya tinabas ko kasi tatama siya dito. Ayan, oh, meron ng tama, oh, kahapon. Ito, tatama siya dito sa ano natin, sa fittings natin. Kaya ayun, sinander ko siya para magpantay na siya pataas. Ayan, pantay na. So, ayan, goods na. Tamang higpit lang. Then, next na higpitan natin, mga Joy. So, itong kulay itim. Kailangan kasi na higpitan itong kulay itim tsaka itong kulay pula na mayroong pangalang switch, mga Joy, para hindi siya nag-leak. Ayan, kung napapansin nyo yan, mga Joy, so, ito yung nape-pressure, mga Joy. Ayan. Medyo maikli yung hose. Hindi rin naman kasi pwede kapag hindi natin ito higpitan itong dalawa. Itong kulay itim tsaka itong kulay pula. Kailangan talaga is magkadugtong yung fittings nila sa loob magkaganyan. Para hindi siya nag-leak. Ito na yung higpitan natin. So, ayan. Gusto siguro yung mga Joy, subukan muna natin. Kung hindi matatagas, pandarin muna natin. Pangit ang tunog. Nilagyan ko kasi ng busal, mga Joy, silencer para hindi tayo makaistorbo sa ating kapitbahay. So alam nyo na. So ayan, mga Joy, mukhang all goods naman. Mukhang wala naman siyang tagas, walang leak.
wala naman akong nakikitang lumalabas na oil. Ayan. Buksan natin ito mga Joy. Tingnan natin kung dumadaan ba talaga yung oil. Kung meron ba talagang oil na dumadaan, baka wala. Napakadelikado. Ayan. Then, try natin pandarin. Hindi ako prepared dun ah. So, kita nyo naman mga Joy na kahit papaano malakas pa rin yung buga niya ng oil. Pero hindi siguro to pwede sa waswasan mga Joy. Hindi siya recommended pang waswasan. Liliit kasi yung butas niya mga Joy. Hindi katulad ng stock. Pero nasa inyo na po yung option mga Joy kung gagamitin nyo siya sa ano, sa long ride sa waswasan. Pero kung ako lang is mainam yung stock. So, ayun mga Joy. All goods. Walang leak. Then, napakaganda tingnan. Napakaangas. Ayun. So, about sa seating niya is ito na talaga yung pinakamagandang option mga Joy. Pinakamagandang setup. Pwede rin naman mga Choy na itong sa taas is ilagay natin dito sa baba. Pero pangit siya tingnan, bulky tingnan. Kasi nakapaangat pa siya dito, din papuntang taas. So medyo weird siya tingnan kumpara dito is malinis tingnan. Pero yun nga lang, ito medyo napipressure siya dito. Pero goods lang naman siya tingnan mga Choy, maangas pa rin. Ayan. Yun. Ayan mga Choy. So, napaka-goods tingnan ko yung bob ngayon mga Joy. Napakalaki ng pinagbago kumpara noon. So, ayun lang mga Joy. Abangan nyo ang next content natin. Siguro ito, papalitan na natin tong clutch cable natin. Pati itong clutch arm, papalitan din natin to ng alloy. So, ayun. Abang-abang sa next content mga Joy. Hindi na tayo mag-montage. Bye na lang tayo next time. So, ayun. So, shoutout muna tayo. So ayun mga Joy, shoutout muna tayo. Medyo maingay sa labas kasi maulan dito sa amin. So shoutout nga pala kay Gino Maliberan from San Elponso, Bulacan. Kay Romeo Milicio from Panabo City, shoutout po. Shoutout din kay JTV Motovlog from Pangasinan. Kay Mark Wendell Saga from Digos, shoutout po. Kay Axel Novacruno from Bacolod City, shoutout po sa inyo lahat dyan mga Joy sa Bacolod. Shoutout din kay Axel Beltran from Anilao, Iloilo. At kay Jerwin Villanueva from Cavite. Kay Darrell Balidoy from Ilocos Norte. At kay Ruben Cabreras from Pangasinan, shoutout po. Shoutout din kay Jansen Andres from Ilocos Norte, kay Friends Jackson from General Trias Cavite, shoutout din kay John Patrick Asuela from Calabanga, Camarines Sur, shoutout po, kay Stephen Pimentel from Capiz, at kay Ken Truya Cracto from Tomigen, shoutout din kay Edison Dirial from San Pedro Laguna, at sa kay Motoshop, shoutout po sa inyo lahat dyan mga Joy, from San Junio Iloilo, and for the last mga Joy, shoutout nga pala kay Jeremy Gules from Guimaras. So ayun lang mga Joy, ulitin ko lang po sa mga gusto magpa-shoutout, kumpletuhin niyo po yung pangalan tsaka yung address para ma-shoutout kayo. And then, yun lang. Kita-kits po sa next content natin. Ride safe po sa inyo lahat. Peace!